Rossi Philippines ay may ilabas na naman na bagong motor ngayong 2022. Palaban na talaga si Rossi. Hindi ka na makapagsabi na, Rossi, sorry. What's up mga Megs? Megrives here. Noong February ay naglabas ng bagong motor. Itong si Honda na Honda Click 160i dito sana sa Pilipinas. Pero hindi pa po ito nilabas dahil nauna muna dun sa Indonesia. Marami pa rin po yung nag-aantay na kung kailan ba ilalabas ni Honda dito yon. Dahil naman mga misto, noong April 4 kahapon, Monday, ay may nilabas na po ng bagong motor itong si Rossi. Itong si Rossi at kamukha po talaga ito ng Honda Click 160i mga Megs. At ito po yung tinatawag ni Rossi na Rossi Pulse 150 FI. FI means fuel injection. So pag sinabi natin na fuel injection, ay sigurado na napakatipid po talaga ito sa gasolina. Kaya naman Honda, ano ba yan? Naunahan kaya naman ni Rossi. Yung presyo po ng bagong motor na ito ay nasa 82,000. Tapos may down payment po ito na 8,000. At mga mix no, yung monthly po natin for 3 years ay nasa 3,475. At mga mix, may rebate po yan na 300 basat on time po tayo ng bayad. Nako naman mga mix, 150cc na po ito at napakamura, affordable price. Kaya naman, mangyayari din ba ito kagaya na sa kanilang RFI 175 na sobrang mabenta mga Megs? Kaya naman marami po yung mga nag-aantay na mai-release na ito sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Kaya naman mga Megs, habang wala pa ito sa mga branch ng mga Rossi, ay silipin muna natin mga Megs yung mga specs nito. Alright? Pagdating mga Megs sa front tire nito ay meron po itong size na 110 by 70 at 12 inches po yung size ng kanyang mugs dito. So parang kagaya siya ng NMAX. At pagdating mga Megs sa rear tire naman ito ay meron po itong size na 120 by 70 at same din po, 12 inches din po yung size ng kanyang mugs dito. So di ba? Pinarehas talaga nila sa gulong ng NMAX ni Yamaha. Siyempre mga Megs, pagdating naman sa mga front brake nito ay meron po itong hydraulic disc brake. At doon naman mga Megs sa rear brake niya ay gumagamit po ito ng mechanical drum brake. So, sayang no? Sana ginawa lang ito ni Rossi na dual disc brake, di ba? Para mas masaya. Pagdating naman mga Megs sa mga ilaw nito, naka fully LED na po ito. Kaya naman sigurado na napakaliwanag po talaga mga Megs ng motor na ito. Sa halagang 82,000 ay meron ka ng motor na fully LED. Plus mga Megs, no, yung kanyang digital meter panel dito mga Megs na napakaganda, na napakaangas at napakalapad. Kung makikita nyo mga Megs sa motor na ito, ay parang kagaya talaga siya ng Honda Click 160i dahil meron po itong gulay board. Alam naman natin mga Megs na mahalaga talaga sa atin na mayroong gulay board yung motor natin. Then lang gamit lang natin yun na pang araw-araw. For example, pumunta tayo ng mga palengke, o di kaya ay pumunta tayo ng mga SM kapag tayo ay nag-grocery, di ba? Kaya naman, gustong-gusto talaga natin na meron tayong malagyan, di ba? Dahil yun nga, sa panahon ng pandemic na ito, ay kailangan talaga ng dobling pag-iingat. Kaya naman, ako talaga ay naniniwala na wala talaga sa brand yan mga Megs. Depende talaga yan sa rider kung paano ka mag-alaga ng motor mo. Pagaya naman yan kung paano mo alagaan yung asawa mo, di ba? Yun nga lang mga Megs, no? 150cc po ito, pero maliit po yung kanyang gas tank dito dahil meron lang po itong fuel capacity na 5 liter lang po. Kaya naman medyo hindi po masyado malayo yung marating natin dito mga Megs. Pero naman, sa max speed ito by Rossi ay meron po itong 90 km per hour mga Megs. So yun, no? By Rossi po yan.
Pagdating mga meg sa max power nito ay mayroon po itong 8 kilowatt at 7,500 RPM. Kaya naman di ba? Sigurado na hindi talaga ito magpapahuli when it comes sa mga ratratan. Pagdating naman mga meg sa mga arangkada, when it comes sa mga traffic, ay magagamit mo rin po talaga ito dahil mayroon po itong max torque na 11.8 Nm at 6,000 RPM. Di ba? Kaya naman, swak na swak talaga mga mix ang motor nito na pang araw-araw. Pagdating naman sa gas consumption nito, ay sigurado na matipid po talaga yung motor na ito dahil FI na po ito, naka-fuel injection. Lakas ng motor na ito mga mix na mayroon po itong bore and stroke na 57.3 mm by 57.9 mm. So parang same din po sila ng bore and stroke ng NMAX. At sa compression ratio naman nito ay mayroon po itong 9.2:1. Mga mix, no, pagdating naman sa puso ng motorcycle nito, so ano ba meron ang motor na ito at bakit napaka-special po talaga ang motor na ito kay Rossi? Naka single cylinder po ito, naka four stroke, naka air cooled po ito, at meron po itong HOC, or ito po yung tinatawag ni Rossi na horizontal overhead convex. Gets nyo? Pagdating naman sa ignition mode ito ay naka ECU po ito. At syempre mga Megs, swak ba ang motor na ito pang babae, matanda ka man, may ngipin man o wala, or pang estudyante? Ay mga Megs, swak po dahil meron po itong ground clearance na 125 mm. At sa bigat naman mga Megs ng motor na ito ay meron po itong 109 kg. Kaya naman, swak na swak talaga ito mga Megs na pang singit when it comes sa mga traffic. Pagdating mga Megs sa haba ng motor na ito ay meron po itong 1,847 mm, at yung lapad naman ito ay merong 730 mm. Pagdating naman mga mix sa taas ng Rossi Pulse 150i nito ay meron po itong 1,055 mm. Pagdating naman sa under seat storage nito ay makikita nyo na swak dito yung full face helmet. Kaya naman di ba, wala ka na pong bahala na ilalagay mo pa yung helmet mo doon sa package counter kapag ikaw ay pumunta ng mga mall, di ba? So dito sa under seat storage niya ay swak na swak dito yung helmet mo na mamahalin. Alright? Mga mix, no? Sana ay natulungan ko kayo sa malit na silit natin sa motor ni Rossi na ito, at sana ay maganda na antayin nyo muna ito na dumating sa mga branch nyo. Mas maganda talaga na makita natin ito sa personal, dahil yun nga, nakikita kasi natin sa picture dito mga mix ay sobrang lupit talaga, sobrang angas, sobrang ganda talaga ng motor na ito. Okay naman, di ba mga mix, mas maganda na antayin natin to. May merong ang kasabihan na I can wait, I can still wait. So yun mga mix, if nagustuhan nyo po yung video ko, please do like, share, and subscribe. At para ma-update po ko sa mga next video ko, please pakipindot lang po yung may wagang kampana lang dyan para sa notification. So hanggang dito lang mga Megs, thank you and God bless. Stay safe, ride safe. Adios mga Megs, adios.